mga kabarangay, natapos na nga ang Game 1 sa lupukan ng Barangay Ginebra at Miralco Falls. Inuwa nga ng Barangay Ginebra ang unang panalo 1-0 lead laban sa Falls. Pinangunahan nga ito ng ating general na si L.A. Tenorio na simula pa lang maganda na ang linaro at ipinakita. At siya nga ang player na unang naka-score, mga kabarangay. At kung bago ka sa ating YouTube channel, huwag kakalimutan mag-like, share, comment, and then subscribe. And hit the notification bell para maging updated ka sa mga videos na ipapalabas natin regarding Barangay Ginebra, ang ating koponan, mga kabarangay. Kung makikita nyo, mga kabarangay, na etong si L.A. Tenorio talagang agresibo na makuha nga yung ating Game 1 panalo laban sa Bolts. Kung makikita nyo yung kanyang mga drives pa ilalit. Vision na nila, sumugal sila, and so far sinusuklian ni Almazan yung tiwala. As Tenorio steps into this one. Talaga nga ang pinamunuan ni L.A. Tenorio ang ating koponan, mga kabarangay, para talunin ang uhaw ng Miralco Falls sa Game 1 ng Governor's Cup 2019. Yan sa Smart Araneta Coliseum. 22 pa ba? 22. Malapit-lapit. Mapunta naman tayo, mga kabarangay, sa ating isang guard na si Stanley Pringle. Marami nga ang nakapansin na kaunti lang ang kanyang puntos, tumapos lamang siya na may 10 points. Mababa ito para sa average points niya noong elimination round, mga kabarangay. Pero hindi naman natin maaalis sa isang player na medyo kabahan, lalo na ito ang kauna-unahan niyang PBA Finals appearance, mga kabarangay. Kaya sa darating na Game 2, medyo humanda na ang Miralco Falls at kabahan na sila sa ipapakita ng Mamang Tom. He got him early with two personal fouls, so that helped him a lot. Pringle, oh yeah! 21, apat ang abante ng Barangay Ginebra. Their largest lead of the game. Mapunta naman tayo sa isa nating twin tower na si Greg Slaughter, na maganda rin ang ipinakitang depensa at opensa para makuha natin ang Game 1. At kitang kita naman natin na nakakasabay na siya sa mga fast break play ng Barangay Ginebra. Diumobra, clip on the ground, Devance up front, Slaughter puts it up, and the hook is... Brownlee, doesn't work. Slaughter down low, nakuyog na tatlo. Slaughter na pwersa, nakuha naman yun. Kaya isa rin to sa kadahilan ng nakuha natin ang unang panalo laban sa Bolts, mga kabarangay. Mga kabarangay, hindi rin natin makakaila na lumaban din talaga ang Bolts. At maganda rin ang kanilang ipinakitang laro kagabi sa Game 1 Finals. At talagang kinabahan din tayo sa Bolts, dahil dumikit din sila noong fourth quarter. At pinangunahan ito ng kanilang import na si Allen Durham. Talagang ipinakita rin ni Allen Durham na malakas pa rin ang kanyang pangangatawan. Malakas pa rin siya pagdating sa opensa at depensa. Sa opensa, mga kabarangay, nagtala si Allen Durham ng triple-double sa score na 25 points, 18 rebound at 10 assists, mga kabarangay. Subalit, kinulang pa rin sila laban sa Barangay Ginebra. Sa bandang huli, ang koponan ng Barangay Ginebra pa rin ang nanaig sa laban ng Game 1 sa Smart Araneta Coliseum. At kasama ni Allen Durham, ang bagong player ng Bolts na si Raymond Almazan, na kumana ng 20 points. Kinuha ng Bolts si Almazan para magkaroon sila ng legitimate center at makatulong ni Durham sa loob para makatulong niya sa rebound at offensive rebound. Maganda naman ang naging laro ni Raymond Almazan sa unang final appearance niya, na nakasuot siya ng uniform ng Bolts. At talaga namang dito ako kinabahan sa player na ito na si Chris Newsom, na talaga namang siya ang humabol sa score para makadikit sa Barangay Ginebra at kunin pa ang kalamangan sa kanyang long jump shot sa score na 85-84 lamang ang Miralco Falls.
Ngunit agara naman itong binawian ni LA Tenorio sa pamamagitan ng kanyang signature move, ang kanyang pambansang reverse. Hindi rin mawawala sa ating kwento itong si Justin Brownlee, ang ating super import, na talaga naman na ipinakita niya ang kanyang husay sa paglalaro sa loob ng court. Nag-adjust doon ang pilid si Durham. Brownlee! For him to score, hindi pwedeng... Kaya naman mga kabarangay, napakalaki ang tiwala sa kanya ni Coach Tim Cone. At syempre, isama na rin natin ang kanyang teammates na talagang suportado sa mga ginagawa ni Justin Brownlee. At ang huli sa lahat, isama na rin natin ang libu-libong mga fans na sumusuporta sa Barangay Ginebra na tiwala kay Justin Brownlee. Lalo na yung mga simplihang tira ni Justin Brownlee na bigla na lang tira ng 3 points o mapalong 2, talagang nagpihiyawan na ang mga fans ng Ginebra kasi nga napaka-humble ng taong to. Marami rin sa kanyang nagmamahal. Kaya siguro ganun na lamang kapursigido yung taong ito sa paggawa ng mga puntos sa loob ng court. Nga pala mga kabarangay, tumapos ang ating import na may puntos na 37 points, samahan pa natin ng 16 rebound. Talaga nga namang napakahusay ng ating import. Kaya naman umabot na ang kanyang game sa PBA ng 38 games. Dahil si Justin Brownlee nga ang ating residence import. Simula nga ito noong 2016 Governor's Cup nang ma-injured ang ating import na si Paul Harris. At si Justin Brownlee nga ang pumutol sa ating 8 years na di makapag-champion sa makapigil hiningang Game 6 kontra Meralco Bolts. At isang napakalupit na tres ang tumapos sa ngalan at tira ni Justin Brownlee, ang ating super import. Mercado with the ball. Naghahanap ng papasahan. Brownlee ang tumangga. Gillen fly. Oh! Wow! Woo! Woo! This guy's dangerous. Brownlee! Siyempre, hindi mawawala ang ating best player of the game sa Game 1 Governor's Cup 2019, Jumping Chapet Aguilar, na umiscore mga kabarangay ng 16 points. Ito talaga ang hinihintay ng lahat ng mga fans ng Barangay Ginebra, ang maging agresibo at maging consistent si Chapet Aguilar. At makita natin ang kanyang mga lundag na napakataas tapos sa baydang. Pati yung mga tira niya sa tres mga kabarangay na mapapasabi ka na lang ng wah, wah, wag! Tapos pag pumasok sabay sabing mabuti pumasok, galing mo talaga idol Chapet. They make five to shoot for the guys in white. Devance inside the jump and who gets the basket? At syempre hindi rin mawawala mga kabarangay ang pinaka highlights ng laro na talagang sinupalpal ni Jumping Chapet Aguilar si Allen Durham. At yun sana ang pang-all ng Meralco Bolts sa score na 89, subalit inabot ni Chapet at sinupalpal si Allen Durham. Almasan with a pick, hindi ginamit. Durham down the middle, huli ni Chapet! At Barangay Ginebra nga ang nagwagi sa score na 91-87 laban sa Bolt. At meron na silang 1-0 lead laban sa Meralco Bolts sa best of 7 Governor's Finals 2019. Mga kabarangay, maraming salamat sa lahat ng nakapanood ng ating videos. Don't forget to like, share, comment, and then subscribe. And hit the notification bell para maging updated kayo sa mga videos na i-upload natin mga kabarangay regarding Ginebra San Miguel. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.